disclaimer lang po. So, disclaimers lang guys, ha? Hindi po ako vet or hindi ako professional. Dahil itong mga to guys, is natutunan ko lang din sa mga veterinarya sa YouTube, sa mga professional vet sa YouTube na ina-apply nila sa kanilang mga aso na tinuturo nila para makatulong. So, ganun din yung ginagawa ko. Is sinishare ko lang din sa inyo guys kung ano yung best way para makatulong sa inyo para masolusyonan or magkaroon ng first, magkaroon kayo ng knowledge para i-apply sa mga aso nyo o first aid kit pag na-stroke yung aso nyo. So, mas maganda na yung may alam guys. So, yun lang guys. Disclaimer lang po. Hi everyone! So, welcome back dito sa aking YouTube channel. And it's me again, Jan. And then, this is my dogs na si Persia. So, si Persia guys is 5 months old na. So, for the video guys is pag-usapan natin yung dogs heat stroke. So, ngayong panahon guys, is napakauso ang heat stroke sa mga aso dahil sa sobrang init ng kanilang body temperature. So ano nga ba ang sign and symptoms ng heat stroke sa aso? So kung gusto mong malaman kung ano ang dapat mong gawin na first aid kit sa inyong mga aso kapag na heat stroke, at saka ano nga ba ang dapat gawin para hindi ma-heat stroke ang inyong mga aso, so please stay and keep on watching. Guys, kamusta na? So, welcome back dito sa aking YouTube channel. So, hello mga ka-asosasyon, hello mga ka-dog lovers at ka-dog style lovers. So, kamusta na? So, ngayon nga guys, pag-uusapan natin ang heat stroke sa mga aso. So, kung bago ka pa lang guys dito sa aking YouTube channel, eh subscribe mo na yan at huwag mong kalimutan na i-hit ang notification bell para sa susunod natin panibagong video is ma-notify ka sa bagong upload natin i-upload dito sa aking YouTube channel. Parang ang gulo. Basta, so ngayon guys, pag-uusapan natin yung heat stroke sa mga aso guys. So bakit nga ba nagkaka-heat stroke ang mga aso? Nagkaka-heat stroke ang mga aso dahil sa sobrang init ng body temperature nila at dahil wala nga silang sweat glands, hindi nakakapag-produce ng pawis ang mga aso. So tendency nun guys, tataas yung body temperature nila. Ano nga ba ang sign and symptoms ng aso kapag na heat stroke? So number one guys, pag binuhat mo yung aso galing sa kulungan, pag binuhat mo yung aso mo galing sa kulungan at naramdaman mong napakainit niya compare sa regular body heat niya, so possible na magkaroon siya ng heat stroke or ma-heat stroke siya. So number two guys, ang sign of symptoms ng heat stroke guys is excuse me, nahihilo yung aso, hindi makatayo, nagsusuka. Actually guys, nagsusuka siya ng dugo, nagtatae, tapos nangihina. Yun ang mga sign of symptoms ng na-heat stroke na aso. At saka yung temperature niya guys is napakainit. So ano ba ang dapat mong gawin na first aid
kit sa mga na heat stroke na aso. So ito guys, ituturo ko sa inyo kung paano. So guys, yung dapat yung gawin na first aid kapag na heat stroke yung aso nyo is kumuha kayo ng alcohol, kumuha kayo ng cotton. Ang gawin nyo lang guys, dahil sa masyadong mainit yung body temperature ng aso nyo, dalhin nyo siya sa ventilated or lipat nyo siya sa may ventilated na lugar na medyo presko. Tapos kumuha kayo ng alcohol. Basain nyo lang yung alcohol nyo guys. Ayan. Dahil napaka-importante ng faun ng aso. So dito kadalasan yung sweat glands nila. So ayan. Babasain nyo lang yung alcohol tapos dito nyo ilalagay sa may talampakan nila or sa may faun. Yan yung babasain nyo. Ayan. Ayos ka naman po siya. Nag-video tayo. Mag-tutorial niya tayo. Ayan. So, ayan. Kailangan yung alcohol basain nyo. Or basain nyo yung pound nila. Bakit alcohol, guys? Kasi yung alcohol, guys, is madali maka-observe ng init. So, malamig siya. Mabilis siya mapapalamig yung pound ng aso nyo. Ayan. First step pa lang yun guys. Second step guys, kapag nalagyan nyo na siya ng alcohol or kung wala kayong alcohol sa inyong bahay, second step natin guys is kung bumili kayo ng yelo tapos ibalit nyo sa dalawang tela. So dalawang yelo, dalawang tela, ipapakita ko nyo sa inyo guys kung paano siya gawin. Second guys, so kapag gagawa kayo ng first aid sa mga aso nyo kapag na-stroke, bumili kayong yelo, dalawa, o kaya basain nyo ng malamig na tubig yung bimpo, tapos igawin nyo is cold compress nyo sa mga aso nyo. Ayan, ganyan-ganyan nyo, i-patch-patch nyo guys. Ayan. Pero wag na wag nyo papaliguin ng malamig na tubig yung aso nyo. Baka magkaroon ng body shock yung aso nyo. So biglang babagsak yung body temperature nila. So mas malaking problema or magiging mas delikado sa kanila yon kapag nagkaroon sila ng body shock. So make sure na wag nyo silang bubuhusan ng tubig na malamig na tubig. At wag nyo papaliguan ng malamig na tubig. I-cold compress nyo lang guys. I-patch-patch nyo lang yan dyan guys. Ayan. Gaganyan nyo lang kapag may heat stroke. Tsaka nyo siya dalhin sa pinakamalapit na bed sa inyong lugar kasi napaka-importante guys na magamot yung heat stroke ng mga aso nyo or yung mga asong na heat stroke. So napaka-importante, itakbo nyo agad siya sa bed after nyo ma-apply yung first aid kit. So ano nga ba yung mga dapat nyo gawin para hindi may heat stroke yung aso nyo guys? First guys, lagyan nyo sila parati ng tubig sa kulungan nila. Second, make sure na yung kulungan nila hindi parating bilad sa araw. Third guys, yung activity yung ginagawa nyo tuwing umaga, paglalakad sa umaga. So iwasan nyo muna yan. So gawin nyo yung mga activity nyo gabi or magagabi or hapon na hindi natirik yung araw. Number 4 guys, lagyan yung paliligo ng aso nyo guys, gawin yung alternate. Kung kaya nyo gawing alternate or twice every other day or every 2 days yung paliligo nila, mas maganda para hindi masyado mainitan yung katawan nila guys. Number 5 guys, so kailangan kung kaya nyo itrim yung buhok nila guys or bawasan para hindi gaano ma-absorb or hindi lalong uminit yung katawan nila. Napaka-importante na i-shave nyo yung balahibo nila guys para makaiwas tayo sa heat stroke ng mga aso natin guys, diba? So maganda rin guys kung maglalagay kayo ng yelo sa kanilang mga inumin para mas maging presko yung pakiramdam nila at hindi tumaas yung body temperature nila guys. Pwede rin kayong maglagay ng ventilador. Huwag nyo lang masyado itutok sa kanila guys. So kailangan din ng ventilador para mas maging presko yung pakiramdam nila. Dahil sa panahon ngayon guys, summer na, April hanggang May pa yan. So mainit pa rin ang panahon. So napaka-importante guys na maiwasan ang heat stroke sa aso guys. Tingin ka dun. So yun lang guys yung tip ko.
para makaiwas kayo guys sa heatstroke. Tsaka kung ano yung mga dapat nyong gawin kapag na-heatstroke yung aso nyo guys. So napaka-importante guys na meron kayong alam na dapat yung gawin or first aid kapag na-heatstroke yung aso nyo. Huwag kayong magpapanik, dapat mag-isip kayo. Kailangan advance yung pag-iisip nyo pagdating sa mga incidenteng ganito guys. So kung napaka-importante ng first aid na dapat yung gawin, napaka-simple lang, alcohol and then yellow. Huwag naman yung papaliguin yung aso nyo ng malamig na tubig guys. Ang nakakasano lang dito guys, pag na-heatstroke yung aso nyo is dumudugo talaga yung sumusuka ng dugo. Yan, so yun yung mga sign of symptom ng aso. So yun lang guys, and that's it for today video guys. So sana may natutunan kayo sa aking video guys. So ito guys, kakatapos na lang maligo ni Persia. So yun lang guys, that's it for today video guys. So don't forget to subscribe to our YouTube channel. At huwag nyo rin kalimutan na i-hit ang notification bell para ma-notify kayo sa ating mga susunod na gagawing video dito sa aking YouTube channel. So that's it for today video guys. So see you on my next video guys. Bye bye. Bye bye na, bye bye.